Karagdagang 4,400 na public utility vehicle ang papayagan ng bumiyahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board simula sa susunod na linggo. Kabilang dito ang nasa 50% ng mga provincial bus, partikular na ang mga bumabiyahe papasok sa Metro Manila. Ayon kay LTFRB Officer in Charge Zona Rosetta Mayo, ipatutupad ito kahit napalawigin pa ang enhanced community quarantine sa National Capital Region. Ngunit nakadepende pa rin sa mga lokal na pamahalaan kung pinapayagan na nila ang pagbiyahe ng mga bus. Wala po tayong specifics po sa ngayon na mga rota, but the directive is really to open 50% po ng additional ho ito, ha, bukod ho doon sa na-open na natin na mga rota, na mag-open pa po ang ating mga regional offices, interregional, whether entering Metro Manila or yung sa iba pong mga lugar, provided po na ito ay aprobado po ng kanilang respective LGUs. Samantala, hinigpitan naman ng Department of Transportation ang pagbabantay laban sa mga kolorum o mga hindi otorisadong sasakyang nagbabiyahe ng mga pasahero. Ito ay matapos makarating kay DOTR Secretary Arthur Tugade ang video kung saan isang closed van mula sa Southern Tagalog ang illegal na nagsakay ng mga pasahero. Nakakalungkot po na ibalita sa inyo na kabila ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases, may mga kababayan pa rin po tayong pumupuslit sa ilegal na pamamaraan, particular ho dito sa Bicol, na pinipili pong sumakay ng kolorum. Dahil nga po sa kolorum, wala pong health screening, walang nagbabantay kung afford po sila. Natukoy na ng DOTR mga lumabag at napadalhan na ang mga ito ng show cause order upang pagpaliwanagin. Ilang kolorum na van din na nahuli ng mga law enforcers na nagsasakay ng mga pasahero papasok sa Metro Manila kung saan ang iba pa ay nag-aalok ng kanilang serbisyo sa social media. Ang ibang nahuli namin is that yung nag-a-advertise sila na nagbibigay sila ng ganitong serbisyo at kumbaga kinol namin. Ano? I mean, meron kami mga tao na pinag-respond namin at sinabing siya ay pasahero na pwedeng mag-take advantage. No? Para masino natin kung itong mga gumagawa ng illegal na ito ma-identify at mahuli. No? Maaring patawan ang mga lalabag kaugnay sa kolorum ng multa na umaabot sa 50,000 hanggang 1 million pesos depende sa uri ng sasakyan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.